Scorpio, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 24 to 30, 2023. This is a general reading. So maaari kayo makarelate. Maaaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. If you are interested in private readings, lahat po ng information nasa description. And I'm also selling some of my oracle cards and tarot decks, no? So if you are interested in that, yung link ng aking Shopee ay nasa description. Yan, yung mga pre-love na tarot and oracle cards ko. So, let's see, Scorpio, what's coming to you July 24 to 30, 2023. What is your overall energy? Ooh, the Tower. Parang may ano, may change. Merong biglaan na action. Meron kayong, parang may galit, okay. Bakit may galit? Galit kayo, Scorpio. So, let's see. Tinan natin later on. What is your challenge? May parang may frustration kayo about achieving something. No? Parang meron kayong gustong makuha. Tapos, na-frustrate kayo. Mm-mm. Kaya baka ano, mag-resort kayo nito sa ano. Yung parang not actually violence, pero pwede rin naman ganon for some of you. Kasi ito yung tipong mga matagal mo ng kinimkim na galit. Mm-mm. Or inis. So, tinan natin yung opportunities for you. Ano yung opportunity? You have the Three of Cups. There's a celebration. Reunion with some people. Na parang ano. Ito yung tipong meron kayong reunion pero kanya-kanya kayo ng ano, ng ginagawa. Oo, yung tipong okay, may reunion pero hindi naman talaga kayo nag-uusap. But there's an opportunity for you to talk to someone, to connect with someone na pwedeng matagal mo na hindi nakakausap. What is your blessing? The King of Pentacles. Blessing is about your financial stability and financial abundance. Yes. Related yan sa iyong career or sa iyong finances. So, tinan natin, i-clarify natin ano to, bakit parang may sudden change or sudden burst of energy. What is the Tower? Ooh. Wow. You have the Death card. This is your energy, Scorpio. Literal energy nyo to. Kasi the Tower is Mars energy. And you are also ruled by Mars. And ang Death card is also energy ninyo sa tarot. So it's like a major change, major transformation. For some of you, maaring it's like a sudden loss of something that is valuable sa'yo, no? Or parang importante sa'yo. But it has to happen because merong kailangang magbago sa sitwasyon mo ngayon. Mm-mm. What is the Six of Wands? What is the Six of Wands? You have the Nine of Cups. Parang ano, someone is breaking free. Alam niyo yung kanta na, I want to break free. Ganon. Someone wants to, like, leave a situation. To end a situation. Kasi, naging challenge mo yung fulfillment mo eh. Parang, you want to fulfill something, but it is challenging sa'yo na magawa yun. What is the Three of Cups? Parang meron kang wish na na-frustrate ka na makuha. You have the Two of Wands. So, meron kang opportunity to make a decision which path to take. I'm seeing ano eh, a connection or a relationship with someone. Whether you are aalis ka sa sitwasyon na yan with this person or hahayaan mo siya na
na ano, hahayaan mo na magstay dito sa sitwasyon na to kahit na hindi ka na masaya. Mm-mm. So let's see, what is the King of Pentacles? I think makakapag-decide ka naman yan anytime soon. What's best for you? You have the Queen of Swords. Yeah. Blessing for you to analyze things, to sort things out, makapag-isip ng best for you. And the Queen of Swords is, ano to eh, yung masyado ng logical na mag-isip na hindi na pagaganahin ang iyong puso. Oo. Kasi isipin mo, what's best for you? Pero pwedeng aalis ka sa isang relationship na toxic. Pero may part pa rin sa'yo na parang mahal mo pa or gusto mo pa, but it's hurting you. So, ngayon, mas magiging logical ka. That is your blessing. Magkakaroon ka ng clarity sa situation na meron ka ngayon. Pwede rin itong mag-apply sa iyong career or situation mo sa trabaho mo. Kasi it's like you have the opportunity to network eh. You have the opportunity to grow. Kailangan mo lang mag-decide. Kasi kung ang decision mo is to stay in that situation na meron ka, na hindi na nagsiserve ng highest good mo, then definitely, huwag kang mag-expect na may pagbabago. So, that's why you need to make that decision. Okay? You have Saturn in Leo in the fifth house. Minsan kasi, ano, some of you were taken advantage of, no? Yung mga kabutihan nyo para sa iba. So, ngayon, mas dinidisiplina mo yung sarili mo kung sino yung mga taong deserving ng energy mo, ng love mo, ng care mo, ng tulong mo. You have Jupiter in Aquarius in the 11th house, innovation. So there's like a new beginning na ipupursue mo related sa iyong sa skills mo, sa talents mo. Pwedeng meron kang experiment or ipupursue na sa tingin mo ito ay makakatulong sa'yo in the future, especially sa iyong career or pagtupad sa pangarap mo na matagal mo ng pangarap ng bata ka pa. Yes. You have Venus in Aries in the first house. Lust. This is about what you want. Focusing on what you want. Kasi ang Venus is about money. This is about love, your values, no? Yung binavalue mo. So, with Aries energy here, you want to focus on getting something valuable sa buhay, no? Yung masasabi mo na importante talaga sa iyo na may value. So, pagdating sa relationship, kung feeling mo yung relationship mo wala nang value, then you might be leaving that relationship and, you know, focus on achieving a valuable relationship or a valuable career, no? Just take what resonates. So, meron ditong present. Meron daw gift na parating sa'yo pagdating sa career. This may be in a form of cash or in kind. And reminder din daw to sa inyo na gamitin nyo yung talento nyo, yung abilities nyo para mag-bring ng abundance. Kasi yan yung gift sa inyo ni God, no? Ng universe. So, there is also a celebration pagdating sa iyong trabaho, sa career. Merong unexpected income or pagtaas ng sweldo. Okay? So, ito yung tipong pwedeng ano, may promotion or nag-increase yung sweldo mo or pagdating sa trabaho, napansin ka doon sa workplace nyo. So, ngayon, you are celebrating with some people. And I think you are going to be connecting more with sa grupo mo, sa field ng work mo, ng career mo. This is going to help you increase your connections and pwedeng magbigay to ng potential na mga opportunities in the future sa career. Oh, look at that. Sa love life, may freedom. Don't let anyone take control of your love life but you. Yes. So, some of you are leaving a relationship or ending a relationship na alam mong walang patutunguhan because you want a relationship that you really deserve, no? Mm-mm. Yun yung ipupursue mo. So, ito na natin yung inyong
self-care card. Love. Love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. Yes! Love yourself first. Para makapag-offer ka rin ng love sa iba. Truth. Truth is different at different levels of consciousness, reserved judgment. So, maaring meron kang katotohanan, may katotohanan na mabubunyag, na magpapalaya sa'yo. Whatever situation you are in. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe, para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.